Magandang araw po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Noong pong August 31 ay pinagdiwang po ng ating bansa ang National Heroes Day. At madalas ay tinitingnan natin ang mga bayani na malalakas, mga kabataan, matitipuno, kagaya ni Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Jose Rizal. Subalit meron pong isang bayani na kung kilala po natin sa tawag na Tantang Sora o si Melchor Aquino. Siya po ay pinanganak noong January 6, 1812 at namatay noong March 2, 1919. Pinanganak sa Caloocan at noong nag-umpisa ang katipunan, siya po ay 84 na taong gulang. Subalit sa kabila ng kanyang katandaan, siya po ay tumulong bilang manggagamot sa mga sundalong sugatan. Ngayon pong araw na ito ay tutunghayan po natin ang isang kwento at buhay ng isang Bible character na si Barzillai. Ang title po ng ating devotion, DOM, Not Dirty Old Man, but rather, Devoted Old Minister. Ang sabi po ni Golda Meir, old age is like a plane flying through a storm. Once you're aboard, there's nothing you can do. Kadalasan po sa mga worries ng mga matatanda ay ang pag-iisa, o kaya na may pagkawala ng kanilang mga asawa, pagkawala ng mga anak, marahil ay may kani-kanila na silang mga pamilya, walang tagapag-alaga, walang tagapag-comfort, kahinaan, kahirapan. Ngunit nangangahulugan ba ito na kung ikaw ay matanda, ikaw ay wala ng saysay o wala ng kwenta? Isang bagay pong maling isipin, sapagkat matutunghayan po natin sa Biblia na sa kabila ng katandaan, si Barzillai po ay naging malaking tulong kay David. Sa ikalawang Samuel, Kabanata 17, ang talata po ay 27. Makikita po natin ang kwento na si David po ay tumatakas at nagkaroon sila ng problema ng kanyang anak ni si Absalom. Ito po mababasa natin sa talatang 27. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas, na amunitang taga-Raba, kasama ni Sobi si Makir, anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Barzillai, isang Gileaditang taga-Rehelim. Verse 28, may dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sibada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama nito upang may makain sila. Sapagkat alam nilang ang mga ito'y pagod na pagod at nagdanas ng matinding gutom at uhaw sa ilang. Sa kabila po ng kanyang katandaan, ay nagsilbi, naglingkod si Barzillai kay David, sapagkat alam niya ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Alam niya ang mga pangangailangan ng haring si David. Nang makikita po natin sa kwentong ito mga kapatid, walang pinipiling edad ang paglilingkod. Sa ating pong mga ministeryo, sa ating paglilingkod sa Panginoon sa panahon pong ito, marami pong mga manggagawa ng Panginoon ang hindi makakahayo kung walang magbibigay sa kanila ng mga bagay na pisikal, material, sa lahat ng mga pangailangang ito. Tayo'y maaaring maging kabahagi ng pagpapagaan ng kanilang mga burdens kung tayo po'y susuporta sa kanila. Kaya nga po ayon sa 1 Korinto Kabanata 9, talatang 7, ito po ang sabi ng Biblia. Sinong kawal ang magpakailan pa man ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kasulatan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pag gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos? Gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi komo ang isang tao ay nasa edad na, ay hindi na siya magiging kapakipakinabang sa gawain ng Panginoon. Yan ay pinasubalian sa nakita natin sa buhay ni Barzillai. Siya'y nagsilbing tagapaglingkod kay David sa pamamagitan ng pagsuporta ng mga bagay na material, mga pagkain at mga bagay na pisikal
para kay David. Pangalawang bagay na nais ko pong makita natin is that Barzillai is realistic about the limits age has placed on his body. He knows it. In verse 33, ang sabi ng Biblia, bago tumawid ang hari, ay sinabi nito, mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem, doon ka na tumira sa palasyo, at ako ang bahala sa iyo. Sumagot si Barzillai, ilang taon na lang ang itatagal ko, bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? 80 taon na ako, at wala ng kasiyahan sa mga kalayawan. Hindi ko na malasahan ang sarap ng pagkain at inumin, wala nang pangakit sa akin pati ang magandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lang kayo hanggang sa makatawid ng Jordan. Dapat nating maintindihan na isa ito sa mga bagay na iniisip ng mga matatanda. Sila'y pabigat na lamang. Subalit sila'y natatakot ding mag-isa. Now, isang marahil makita natin mga kapatid na lagi nating tatandaan na ang mga matatanda ay kinakailangan ng pagkalinga. They need our presence. Isama sila sa bonding time. Lagi silang tawagan. Kung kayo ay may mga lolo, may mga lola, mga tatay at nanay, take time na sila'y tawagan, kumustahin. They need protection. They need understanding. They need our prayers. They need our reassurance that we love them and that they are important. They need our respect. Ang sabi po sa isang talata sa Biblia sa Levitico, Kabanata 19, talata pong 32. Titingdig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda at katatakutan ninyo ang inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Very inherent sa Eastern culture ang paggalang sa mga matatanda. Bilang mga Pilipino, meron tayong mga expressions ng ating paggalang at pagbibigay ng respeto sa matatanda, katulad ng pagmano at pagsasabi ng po at opo, pagpapaalam at pagbibigay ng respeto sa mga matatanda. Sana po ito ay huwag nating kaliligtaan at huwag kalilimutang gawing practice sa atin pong mga buhay. At nawa po mga kapatid, sa unang dalawang bagay na ito na ating nakita tungkol kay Barzillai, ay napaalahanan tayo ng mga values, mga pagpapahalaga na huwag nating dapat kalilimutan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat sa inyo sa aral at paalala na aming pong narinig ngayon. Nawa ito'y kumintal sa aming puso't isipan habang kami nabubuhay. Ang lahat nito ay aming pong panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.